Hey, taga saan ka? Malabang po, ma'am. May Kayo, anak ma'am? ka? Apat, ma'am. Taga Yung ano asawa ako? ko. Taga Yung ex-ko Pampanga. lang. Pampanga. Layo. May na talaga boses mo, Pari, sir. apat anak ko. Ilapit mo nga yung mouthpiece, sir. Para may na masyado. Bali, apat po anak ko. Bali yung panganay Ako niya sa tatlo. akin. Bali yung panganay niya sa akin, 14 years old. Lalaki. Malaki na pala. 14 years old. Ilan taon ka na? 40 sarado. 1981. Kaya, ma'am? 39. Bawal mag-monitor. Ang mag-monitor, malaway. Wala, wala, sir. Okay, good. Very good. Na? Oh, kasi kung hindi naka-monitor, gwapo at gwapa. Ang naka-monitor, laway. Wala, sir. Tapos lang po gamit ko. Ayun, gwapo si sir. Kala ko. Gulot lang. Paingay nga lang yung TV. Wala po akong TV. Sino may TV? Yung kapatid ko po. Ay. Sa kabila. Eh, nasa sa'yo. Wala sa amin eh. Wala kay ma'am. Wala akong TV dito. Mag-isa lang ako sa kwarto ko. Ano ma'am? Huwag tayong magsalita. Anong trabaho mo? Bali, sidecar lang ma'am. Yeah, sidecar po. Wala na eh. May edad na rin po eh. Ganun talaga ang buhay. Kapag may mga katabuhang eh, nagbubuhat po. Bubuhat ng? May kita rin po na ano, income. Ah, ano po yun, sir? Buhangin? Opo, mga roadblocks, mga ano, graba, cemento. Ah, ano po yun, sir? Galing sa ililipat nyo sa pwesto? O ano-ano? Bali, inaakot na lang po namin, sir. Galing sa? Kanya, sa ano, sa labas po. Akotin na lang po namin sa ano, bahay nila. Ah, okay. Kunyari, papasukin yung bahay ng nagpapakonstruct. Tapos medyo hindi makapasok doon, ilagay sa labas, akutin nyo, ganun. Opo. Ah, okay. Magkano per sako? Mano-mano po buhat, sir. Opo. Magkano po sako nun, sir? O pakyaw? Bali isang ano po, sir, isang health po. Mm. Depende po sa ano. Depende po kung isang health, 1.5. Tapos tatlo po kami mag-aakot. Okay. Ilang tons po yung isang health? Ilang cubic? Bali, ano sir, dalawa. Bali, 43 sa ako rin sir eh. O, dalawang cubic yun sir. Oo. Depende na lang po yung sa ano. Malit na lang po yun. Malit pong L po yun. Malit po. Gaano naman kalayo mga yung... Mga 10 wheeler po. Gaano naman kalayo yung hinakutan sir? Ha sir? Ha? Mga ilang kilometro? Malapit. Ilang kilometro? Hindi ko rin po alam sir eh. Kasi dito sa amin eh. Parang medyo malapit lang din po yung nakakutan. Oh, mga metro, sir. Kunyari, mga 500 meters, 100 meters, ganun. Wala, di naman po. Oh. Di naman po. Ang patarik po ba? Akyatin? Ganun. Hindi po. Patag po. Patag. Looban po. Looban po sa amin, sir. Okay. Nakakuha ko ng ideya sa'yo, sir. Sige. No, ma'am. Ano naman salita, ma'am? Ma'am, magtanong ka rin, ma'am. Pagawa tayo ito ng... Ito po ba, ma'am? Ha? Ma'am. Nasaan yung iba mong mga anak? Ba't wala sa'yo? Ex ko po, ma'am. Ay pong ano eh. Bali, nangalit lang sa akin. Hayaan ko na. Eh, wala na rin eh. Masya na rin ako sa buhay ko. Nasa iyo yung panganay. Ay nga po, ma'am eh. Ayaw nga po iwan yung babae. Baka daw mabuntis ko. Sabay ganun, mabuntis. Kahit pa paano. Ayun, baka may ano na rin po sa yung utak. Ayan mo na.
Basta importante kausapin kita maayos. Yung sa akin, tatlo. Dalawang, dalawang lalaki, isang babae. Maliit pa lang yung babae. Isa lang. Yung babae. Sa akin, isa lang po babae. Pangalawa. Tapos, ano, yung buso ko may katarata. Mata. Nag-aalaga sa mga anak ko yung kapatid yung babae. Yung abi ko. Ano po trabaho niyo, ma'am? Dito, DH. Housemaid. Ano po yung DH, ma'am? Domestic welfare. Ah, okay. No, I'm... Nag-aalaga ng bata, naglilinis. Luto, laba. Plancha, lahat. Ako nga, ingay na ano ko si Shadigay na ano, sumali ako kasi ilang araw na ako na tinatawagan. Lagi akong tulog, kaya lagi akong pagod. Kaya ngayon lang ako nag, ano, kay Shadigay. Nakasali na ako noon dito. Ano pong nangyari, ma'am? Mahilig yung binigay mo, DJ. mahilig sa? Inayawan ko. Mahilig sa saan, ma'am? Mahilig sa ano-ano. Ano-ano-ano-ano? Alam mo na yun, DJ? Ano? Gusto makakita ng bao, ganon? Tipaklong? Oo. Jesus. Gusto agad-agad eh. Wala. Unang araw pala kayo, nag-usap kayo kunyari ngayon, tulad ngayon, nag-usap kayo. Tapos pag-cut ninyo live, nag-usap kayo off-air, gusto niyo makita yung bao? Oo, kahit sa video call lang. Ay, tunto, klasik. Binlock ko eh. Block mo? Binlock ko nga, sabi ko bastos ka naman. Anong taon ka pong sumali dito? Nung last year pa lang, DJ. Last year? Tapos lang? Oo. Gusto niyo makita yung bao, ma'am? November yata yun. Oh. Pero, pinakita rin po ba niya yung ano niya? Yung ari-arian niya? Hindi. Eh, hindi naman. Pero, ay, nung tumawag siya, wala siyang damit. Tunto, klase lalaki. walang damit. Tapos, gusto niyo makita yung bao mo. Wala siyang damit. Tapos, naka-boxer short lang siya. Ay, tuntugid, no? Tuntugid. Kaya binlock ko, sabi ko, bastos mo naman. Ayoko lang ganyan klaseng tao. Basta ko. Nakahubad na tao, bastos. Binlock ko. Sana sinabi mo sa amin kaagad dito kay manager para maibigay ko kay Pilipinas by loan. Hindi lang ba, makita niya. Hindi lang bao talaga makita niya kay Pilipinas by loan. Baka sus. Mangangayat siya eh. Makita niya. Chubby pa naman siya, DJ. Chubby? Oo. Pareho kayong dalawa. Ah, mas chubby naman siya. Chubby o mataba? Mataba. Yun naman pala eh. Iba yung chubby. Parehas lang yun, DJ. Chubby tsaka mataba eh. Iba yung chubby sa mataba. Pag mayaman ka, chubby. Pag mahirap ka, mataba. Yun lang yun, no? Kung sa duling, kung mahirap ka, duling ka. Pag mayaman ka, na duling ka, tawag sa'yo, manok manukon lang, manager. Anong tawag niya? Libat-libaton lang. Salangaw. Kasi, kita nyo naman kasi ngayon, may nagkahiwalay na yung mayaman sa kamahirap. Parang ano lang din yun. Parang sabi nga nila, kapag yung maitim na nagpatato, hold the upper. Pero pag yung maputi na nagpatato, anakan mo ako sampo, batik-batik, ganun. Sampo ka agad. Oo. Anakan mo ako, sampo, batik-batik. Palahihan, DJ.
Pag may tato na maputi, nagwapo. Ayun. O, pero pag may tato na maitim, hold upper. Kaya iba tayo. Sir, ako tayo ng Halublax bukas, sir. Oh, alo 300, 300 'yun, dalawa lang tayo. Oh. Ah, ata pa okay na kanina kakakot ng Halublax. Magkano piraso sir Halublax, sir? Depende rin sir sa ano. Depende sa size. O kunyari 4 lang, di 4. Magkano hakot noon, piraso? Kasi kapag 650, ani ng ano kontrata ng 25. 650. Apo, 650 pieces, sir. Ah, piraso? Apo. Okay. Bali ko, ng 2-5, ganun po. Mm-hmm. Sige na, usap kayo. Matulog tayo maaga kasi maaga pa tayo mag-akot ng Halublax dali. Hindi, wala na, sir. Maga siyang wala matulog, DJ. Ako ang trabaho pa. Hindi, maaga naman ako nagigising eh. Alas 4. Ngayon, pinakamaga ko. Pero, ma'am, maga ka rin naman din nagigising, di ba? Kapag ka may pasok yung mga alaga, ako gising ako ng alas 6. Prepare ko yung bahon nila, yung breakfast nila, tapos hatid ko sila sa school. Buti may pasok na yan dito, wala eh. Wala pa. Face to face na dito. Depende naman po sa rural yun. Papanga rin, na-approvean na. Face to face na rin ang mga anak ko doon. Baka sa Jun pa dito, ma'am. Sa Jun pa. Kasi yung bunso ko ayaw kong ipabaksin. Pero yung dalawang lalaki na baksin. Yung bunso ayaw ko. Bali yung anak kong babae yung pangalawa, kompleto na po siya. Change topic. Ito pa na ito, wala pa. Change topic tayo. Huwag yung baksin-baksin na yan. Natatamaan yung ibang walang baksin dyan. Shout out sa kilala kung walang baksin. Takot, skrayom! Ilan taon ka na, ma'am? 39? 39 na. Ako magpo-41 sa July. Ilang taon ka nang hiwalay? Bago pa lang. Ano, yung December lang? December 8 o 7. Wala na. Hindi ko na lang. Tanggal na po. Tanggal na po sa isipan ko lahat. Ganun, agad-agad. Tatlong buwan pala yung nakalipas, sir. Tanggal na lahat. Sino po ba may kasalanan? Sino po may kasaypanan? Ikaw o siya? Bago pa lang. Siya po. Siya po ang nagloko, sir. Hindi naman po. Tahimik ko pong tao eh. Oh, yun nga po talaga. Eh, kahit sabihin mong tahimik at saka maingay, may walang pili yung loko, sir. Ay, siya naman po may gusto yun, sir. Hindi naman ako eh. Okay. Siya naman po may gusto eh. Oh, nagloko siya. Paano nagloko si Mrs.? Paano niya ginawa? Anong ginawa niya? Kasi sabi niya daw po mag-extra po daw sa trabaho sa Cavite. Simula Sabado hanggang Huwebes, wala naman po na dalang sahod. At saka pagod pa, may ulo, lagi nang bumura, miniflip pa rin ang anak ko, yung mga anak niya. Excuse lang, okay. Taga saan po ba kayo ngayon? Po? Saan po ba kayo ngayon? Dito po sa Tugatog, sir. Sa? Sa Tugatog po. Saan yun? Sa Malabon po. Okay. So, ngayon, nagpa-part-time si Mrs. mo doon sa Pasig? Sa Cavite po. Ah, Cavite. Sabi niya po. Anong part-time doon? Anong trabaho? Hindi ko po alam, sir eh. Aha. So, ano umaalis po ng Sabado? Anong araw umaalis? Hindi po inalam kung anong trabaho. Hindi, ako may tiwala naman po ako noon eh. Siyempre, asawa mo dapat mo umalaman kung ano trabaho ng misis mo. Mamaya, nagbubuhat ng siminto. Mahiya ka na rin sa sarili mo. Na ikaw, Halublax lang. Oo. Dapat mo umalaman talaga kung ano yung trabaho ng misis mo. Hindi lang may tiwala ka. Ha? Eh, nauli rin po ng anak kong panganay na may kausap na lalaki. Mahal ang tawag niya. Ay, malay po. Baka mahal naman talaga yung... Baka mahal yung bigas. O, tika lang ha. Okay. Galing po dyan sa may Malabon. Nagpa-part-time si misis mo sa may Cavite. Anong araw po umalis yun, sir? Bali, yung unang alis niya, kinapasa, umuwi. Tapos bumalik uli, hindi sa Cavite. Kaya ilang araw doon. Simula Sabado aga Huwebes. Tapos pamasahe lang ina-uwi niya. Sure ka ba na Cavite ang punta niya? Baka sa iba ang punta. Wala naman.
lahat ng ano, damit niya, pati mga damit ng bata, dala niya. Pinadala ko na lahat. Hmm. So, ilan po yung anak niya nang dinala, sir? Anak po ninyo? Tatlo po. Tatlo. So, yung panganay, andyan po sa'yo? Opo. Ayun po pa yung babae, baka daw mabuntis ko, sir, eh. Kaya yung panganay ko na lang pinaiwan ko. Pero natanong mo sarili, natanong mo po sa sarili mo anong rason bakit ako ginanito ni asawa ko? Bakit ako iniwan? Bakit siya nagluko? Natanong mo po ba yan sa sarili mo? Baka may pagkukulang ka rin kaya nagluko. Ay nga, parang ganun din, ma'am. Uh-huh. Eh wala rin po tayong magagawa, may edad na rin po tayo, mayroon po magano ng apply ng trabaho. Oh, I see. Kaya siya dyan na lang. Okay. Mm-hmm. Dahil sa trabaho, sir, no? Napiktuhan ng pandemya na rin. Isa po yung rason, sir. Maraming nagkahiwalay dahil sa pandemya. Si driver din. Maraming nagkahiwalay dahil sa pandemya. Oh. Kaya po eh. Dahil sa pandemic, DJ. Inulit mo lang eh. Kaya nga sabi ko pandemya. Kaya nga. Kami naman nagkahiwalay kami dahil sa pangingilam ng ginan po. Mm. Sobrang pagkamamasbuhay. Mm. Tapos magtatrabaho siya, kikita, magsasahod, ibibigay yung sahod niya sa nanay. Mm. Salip na sa akin. Eh, mali mo pa rin yun kasi unang-una, dapat alam mo na kilalanin mo, dapat kinilala mo yung asawa mo bago mo sinagot. Oh, baka hindi pa nalutas sa nanay niya, dumidede pa. Oh. Ayun eh, bigla-bigla. Ayun, nag-asawa kayo, nagsama kayong dalawa. Nagsama kami. Oh, yun na nga po, nalaman mo lang nung magkasama kayo. Eh, hindi po magsabi yun na, ay, hindi pa ako nalutas sa nanay ko. Mag-asawa na tayo. Siyempre, ikaw dapat yung umalam po nun. Oo, na, sweetheart, lutas ka na kay nanay mo, hindi ka na dumidede, kasi sa akin ka na dede. O, sa akin ka na magdidede. Mm-mm. Ibig sabihin, ikaw na, sa akin ka na mag-remit. Hindi kinanay mo. Ganun. O. Ganun. Pero tingin ko magkasundo kayong dalawa ni sir. Pero sir, ewan ko lang po kay ma'am. Oo. Kung ibigay mo doon kay ma'am ka magre-remit ng sahod mo. Wala naman po problema sa akin yun. Oo. Diba? Lahat naman po binibigay ko sa kanya eh. Kaya lang nagloko lang eh. Hindi kontento. Hindi po kontento eh. Baka yun lang makayanan mo. Pero sa edad kasi ngayon, sir, mahirap na mag... Kasi pag 26 na edad mo, paakyat, pataas, wala na. Magdito ka lang sa Metro Manila. No? Mahirap na po pumasok sa mga company. Kasi hindi rin naman nagre-regular eh. Oo. Oh. Ewan ko lang kay ma'am kung bukas yung puso niya para sa akin. Buksan mo. Buksan mo ulit. Okay, subukan na lang natin. Mag-usap lang muna tayo, friend muna, ganun. Pero hindi ako katulad ng sinasabi muna, ano, kapag tumawag sa'yo na nakaubad, hindi naman ako ganun. Pero ako, makakatawag ako sa'yo, so, chat-chat tayo kapag gabi, mga 5. Papahinga na ako. Yun lang, kasi magkaiba yung oras natin. Ayun lang. Advance ng 5 hours ang Pilipinas sa Kuwait. Oh, sige lang, wala namang problema yun. Basta mag-chat ka, magre-reply na lang ako kahit late. Wala namang problema yun. Sana, oo. Basta importante, mag-reply sa'yo yung chat mo. Ganun lang naman eh. Ano height sige, mo? Sige, chat-chat na lang muna. Ano height mo? Ano height mo? Maliit lang ako. Ano nga, kahit maliit eh, kung 1-1, kaya ka maliit yun. Ako 5-9. Maliit lang ako. Ako 5-9. Hmm. 5-9 daw si sir, ma'am. Ikaw, anong height po ninyo? 5-11. 5-11, sir. 5-11 ka? Ay, 5-11, 4-11. Hmm, 5-11 pa rin po.
Kala ko mas matangkad ka pa kay sir. Matangkad siya. Kaya payat lang ako, ma'am. Ikaw matalakay. Bawi naman. No, ma'am. Bali 10 lang tayo. Kapag na tayo, 10. Pero okay lang yun. Basta tanggap mo ko, tanggap kita, yun lang. Basta depende na lang sa ano yun, chat-chat natin. Hindi naman ako bastos eh, tahimik na naman din ako. Oo, ayaw ko kasi sa bastos eh. May ibang babae kasi na gusto rin na binabastos pero ikaw hindi, ayaw. Kasi gusto ng iba, yung medyo may green jokes. Kasi para hindi daw boring yung love life nila. Pero ikaw ang seryoso hinahanap mo, ma'am. Oo. Seryoso yung hinahanap ko. Seryosong lalaki. Yung mabait. Mabait. Yung tatanggapin yung... Tatanggapin yung mga anak ko. Mamahalin yung mga anak ko. Yung ganun lang, DJ. Tsaka simpleng buhay lang naman yung gusto ko. Ayun na si sir, oh. Simpleng buhay. Ito na. Makakita ka ng mabait. Diba? Oh. DJ, baka mabait pag tulog. Yun ang alamin, yun po ang alamin mo kay sir. Kilalanin mo maigi. Kasi ako muna magsalita, ma'am. Kilalanin mo na ako na maigi. Oo. Yun naman eh. Ako, gusto ko lang talaga din na may kasama sa buhay. Na tanggap din ako. Ganun. Garas din naman eh. Tanggap kita. Tanggap ko mga ganun. Eh, ang tanong, makapaghihintay ka kaya kasi matagal pa yung uwi ko? Wala namang problema yung ma'am. Eh, nagsasay ka naman ako. Siyempre, habang nagsasay ka, siyempre, mabilis din ang panahon. Kamu, Marso na. Susunod, ano na? April na. December pa uwi ko. Walang problema, ma'am. Basta maas yung chat natin, maas yung ano natin, ganun. Basta, ano lang, yung kung ano ayaw mo, sabihin mo. Sasabihin ko rin kung ano ayaw ko para alam natin sa isa't isa. Hindi pa ako nakapagpagupit eh. Sa linggo na, sabay na kami ng anak ko. Kulot to. Kulot. Makapal na nga buhok mo eh. Makapal nga eh, mana sa ama. Eh, wala na rin kaming magulang eh. Kami-kami na lang magkakapatid, di ma. Pangatlo ko. Tatlong lalaki, dalawang babae. Lima kayong magkakapatid? Yung sumusunod natin, ano, 26. Tapos, 20. May mga asawa na lahat? Kami, anim kami. Dalawang babae. Dalawa kaming babae, lima yung lalaki. Ay, apat yung lalaki. Sige. Bale, ito katabi, sa ano, sa kapatid kong bunso, itong katabi, sa magulang namin to, dati lang. At least may tirahan ka na pag makagawi ka dito, ma'am, sa Manila. Pampanga ka, di po ba? Pampanga ka, ma'am? Babayaran lang dito, sir, ilaw, tubig lang. Siyempre, kung asawa mo yan, si ma'am, magiging asawa mo yan, eh, libre na. Ewan ko lang kayo, may bahay din naman ako, DJ. Nagpapagawa din ako ng bahay ko. Sa Maynila ba? Ibig sabihin. Papangga yun eh. Bakasyon ka dito. Kapag naka-uwi ka, tatuwi tayo sa inyo. Matagal-tagal pa uwi ko. December pa. Wala namang problema. Yung mabisang panahon, ma'am. Mas okay yung sa Papangga kasi malabon sir ah. Sa Malabon nga, maingay. Kita mo dyan, no? Dikit mong bahay, may nanood ng TV, hindi ka makatulog. Sa Malabon doon, maganda yung... Asa, may Pampanga, ma'am? Saan kayo sa Pampanga? Maganda yung simoy ng hangin doon? Sa ano, DJ? Sa Florida. Ah, sa Florida. Wow. Maraming mga mango farm doon, ma'am, no? Oo. Gandang lugar. Florida, USA. Good luck. Uwi sana ako ngayon July kasi hindi ako pinayagan eh. Hindi pala. In-straight ko 5 years, walang uwian, DJ. Ganun talaga, ma'am. Wanted, sweetheart. Wanted,
sweetheart. At least makikita mo na pinaghirapan mo, may bahay ka nang pinapatayo. Oh. Saka hiniisip ko kasi kung uuwi ako, lalo na pandemic, mm-hmm. wala din, ang daming requirements na kailangan bago ako makauwi. Mm-hmm. Good luck ha, thank you. Maraming salamat. One test, sweetheart. Thank you. One test, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.